guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng iced tea. Simpleng paraan lang po ito. So ngayon, una gagawin natin, magprepare po tayo ng pretzel, tsaka isang baso. Pineapple, and apple juice. Ice cubes. Sugar. And lemon. Ngayon, ang gagawin natin, kukuha tayo ng 10 bag na tea. 10 po siya guys. So, ang gagawin, ibabad lang po natin dito sa loob ng pretzel. Dito po, sa loob ng jar. Babad na natin siya ng mga 2 hours. So, ngayon, nakababad na ako ng, nakarindi na ako ng babad. Ito na po guys yung kanyang kalabasan. So, 2 hours na po itong nakababad. So, yung gagawin po, set aside natin yung nakababad na. Ilagay mo, itabi muna natin. So, ang gagawin natin, ito, nakababad na siya ng 2 hours. So, ililipat na lang natin dito sa loob ng jar. So, sasalain po natin guys para at least maganda yung pasok niya sa loob. At depende po sa inyo kung gaano po kadami ng tubig niya. Ito na siya guys. Naipasok ko na sa jar. Ngayon, kukuha tayo ng isang baso. So, lalagyan natin ng katamtaman lamang na pineapple juice. Depende po sa inyo kung gaano kadami. So, depende din kasi kung gaano kadami yung gagawin ninyong iced tea. So, depende din yung ilalagay ninyong pineapple juice. Para tamang sakto lang po yung timpla. So, ngayon, yung sa akin, ito lang. Sakto lang ito kasi nga, konti lang yung nilagay kong tea, water sa loob ng jar. So, ngayon, imimix na po natin siya. Saka, imimix natin. And guys, so ngayon, yung bowl na to, maglalagay tayo ng hot water. Saka maglalagay tayo ng 2 kutsara sugar, white sugar. Depende po kasi yun guys, kasi yung iba naglalagay sila ng brown sugar. So yung akin, 2 kutsarang white sugar lang yung nilalagay ko dito. Ayan, imimix po natin siya. Tapos, nag-add po ako ng diet sugar. 4 po ito. So, ngayon, i-add natin siya. I-add natin doon sa white sugar. Para hindi po siya mag-aanong sobrang tamis. Kasi ayaw ng masyadong tamis. So, katamtaman lang po siya, guys. Pwedeng-pwede po ito kung may mga birthday, merienda. Easy lang po gagawin, guys. Napaka-easy lang po ito gagawin. Pwedeng-pwede po ito kahit saan. Ayan, imimix na po natin yung sugar. Para hindi siya gaano sobrang tamis. Kasi pag i-direct mo po siya sa loob ng jar, masyado na siyang napaka sobrang tamis niya. So kailangan natin ibabad muna sa white, sa hot water bago isasalin sa jar. Ayan. Ilalagay na po natin siya, guys.
Ayan, medyo medyo konting next pa. Ngayon guys, kukuha tayo ng lemon. Isang lemon lang po siya. So, depende po kung depende sa inyong templada. Ang sa akin kasi nilalagay ko isang lemon. So, ngayon, isi-squeeze na natin siya. Pipigay natin at sasalain natin para hindi pumasok yung buko. Ayan. Mas maganda guys, yung talagang saktong templa. At depende po yun kung hindi, depende sa panlasa nyo po, kung hindi pa yung sakto at tamang timpla, pwede kayo magdagdag ng water. Or kaya pineapple juice. Ayan. Ngayon, imimix natin siya. Easy lang guys, napakadali lang siyang gagawin. Dati hindi yan pinapansin yung tea sa atin, pero ngayon dito ko lang nalalaman na may pakinabanggit pala ito. So, lagi ko na po ito siya ginagawa at nagbibigay din ako sa mga ibang kaibigan ko, pero gustong gusto nila yung tipla. So ngayon guys, titikman na natin. Ay, titikman natin siya. Bago natin siya titikman, lalagay natin itong ice cube para mas maganda yung ano niya. The more na malamig siya, mas malalasap mo yung lasa. Lagi-lagi namin ito guys ginagawa. Hindi na kami bumibili. Ito na yung ginagawa namin. Actual na kaming gumagawa at iniinom. Ito lagi yung iniinom namin. Hindi ka na mapapagastos pa. Easy lang. Simpleng paraan lang. Tatakpan na natin. Ngayon ito, isang glass. Magsasali lang po tayo dito ng isang glass. Titikman natin guys kung sakto na noon. Timpla niya. Ayun guys, saktong-sakto na yung lasa niya. Kaya tara! Easy-easy lang guys, napakadaling paraan. Kaya okay. Thank you for watching. Welcome to YouTube. Don't forget like and subscribe!